guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're going to talk about on different ways on how I get rid of my acne. So nakakaranas ng mga ng acne or severe acne or may mga pimples kang kairita na nandiyan pa rin sa mukha mo at hindi mo siya kayang tanggalin. So ito yung tips or ways na ginawa ko at itong mga tips na ibibigay ko sa inyo ay ginawa ko talaga, anawa ko siya para matulungan ko yung sarili ko na tanggalin or maalis yung acne na sa mukha ko. First, ano ba yung ginawa kong way para matanggal ko or maalis ko or ma-prevent ko yung pimples ko? So, ito yung base lang sa naranasan ko at hindi ko alam kung ganun din sa inyo. First tips ay yung do not eat oily foods. So, ano ba yung mga oily foods like? Ito yung mga oily foods like peanut, margarine, like peanut butter. So, lalo na yung favorite ko yung kumain talaga ng tinapay na may peanut butter. So, yun na yun talaga yung gustong-gusto mong kainin pero hindi pwede. Like, peanut nga. Yung gustong-gusto ko yung peanut pero hindi pwede. Sabi nila, wala naman talagang kinalaman ng peanut sa pagtubo ng pimples mo. Pero, based on my experience, nararanasan ko na kapag every time nakakain ko in the other day, no, kinabukasan, ayun, tutubo na siya. Kakaroon ng pimples, acne, depende rin sa kinakain natin. So, sasantabi natin yung mga pagkain na nakapagpapatrigger sa pimples natin. Pangalawang tips, ito yung pinakamahirap sa lahat, yung healthy diet and exercise. So, alam mo naman mga Pilipino, hindi mapigilang kumain. Nang kumain ang kumain, kapag siesta time, hindi lang siya umuupo. Kapag, di ba, pag siesta na, no, di ba, hindi lang tayo basta uupo, tas manunood, hahawak ng cellphone sa tabi. Minsan, hindi natin matiis habang umuupo tayo, kain tayo ng kain, kahit anong junk food dyan, no, na nasa tabi natin, kakain tayo. And exercise, alam nyo naman, mga Pilipino, minsan masarap matulog kapag malapit na yung umaga at malamig dito sa probinsya, lalo dito, nasa probinsya ako ngayon. So, masarap matulog, diba? Alam nyo yun, kapag was na malapit na yung umaga, dun parang lalamig, alam mo yun. So, mahirap mag-exercise, kumbaga. Pero hindi lang naman sa umaga pwede mag-exercise. Pwede ka rin mag-exercise kapag hapon, ganyan, takbo-takbo ka dyan. Pero, eto ginawa ko rin siya, pero hindi rin tumagal. Pero nakatulong siya. So, honestly, hindi ako tumagal dito, pero nakatulong siya. At dahil, kapag nasa nag-exercise ka, linalabas mo yung mga sweat, yung mga hindi tama dyan sa katawan mo, di ba, nalalabas mo siya through sweat. Diba? So, nababawasan. And then, kapag nagpapawis ka, nauuhaw ka, then, umiinom ka ng tubig, napapalitan yung liquid sa katawan mo. And yung pangatlo natin ay yung drink plenty of water. So, mahirap to para sa akin kasi hindi ako si matubig. Diba, may matubig na tao. I mean, matubig, hindi siya nagpo-produce ng tubig. I mean, yung kapag every time na lang tahanap siya ng tubig, diba? Yung kapag hindi siya mabubuhay without water. Tayo naman, hindi naman tayo mabubuhay ko without water. Pero, may mga tao talaga na mahilig sila sa uminom ng tubig. Pero ako yung taong tamanda-tamanda kong uminom ng tubig. So, discipline yung kailangan sa atin. Kapag was na matubig ka, I mean, palagi ka umiinom ng tubig. Ihi ka ng ihi, linalabas mo yung liquid mo sa katawan mo. At kapag was na nag-ihi ka, dapat papalitan mo yun siya. So, iinom ka ulit ng tubig. So, yun yung ginagawa ko, no? And, kapag mas na nagpapawis lalo, kapag nagpapawis ka, nauuhaw ka, palitan mo dapat yun. So, hindi lang sa nauuhaw ka, dapat talaga i-discipline mo yung sarili mo na every time na dapat makaubos ka ng 8 glasses of water. So, every day yun, every day. So, ako dapat nga sabi ni mama, hindi lang dapat nga 8 glasses every day eh, kasi parang kulang pa daw yun eh. So, dapat yun nga, dapat uminom tayo ng maraming tubig para ma-cleanse yung liquid na nasa loob natin at mailabas natin yun. Number 4, meron tayong have a right sleep, no? So, ito yung tinatawag nating huwag kang magpupuyat. So, tamang tulog. So, magkaroon ka ng tamang tulog. Have a right sleep. So, ibig sabihin, huwag kayong magpuyat. Kasi ako, mahilig talaga ako magpuyat. So, lalo-lalo na kung nag-aaral ako. So, ngayon, pandemic, hanggang ngayon naman, nag-aaral ako. Pero dahil pandemic ngayon, may pandemya, umuwi muna ako ng province. At dito sa province, maaga matulog yung mga tao. At syempre, dahil maaga matulog yung tao, at wala pa dito yung TV, walang mga, ano dito, gadget lang, mga cellphone lang. Maaga matulog dito, alas 9, tulog na yung mga tao dito. Minsan nga, alas 8, tulog na, sa alas 7, ganyan. So,
sa mga nakakaranas ako na acne prone skin, so dapat magkakaroon tayo ng disiplina na matulog tayo nun sa tamang oras. So alas 9 dito tulog na mga tao, at ganun din ako. So sa Manila, diba alas 11 ng gabi doon, maaga pa yun sa kanila, yung tulog na ng mga tao doon, alas 12, alauna. So hindi naman ako natutulog ng ganung oras kahit sa Manila. So natutulog ako sa Manila mga 10:30 ganyan, or minsan 11, depende kung may marami pa akong ginagawa. So sa mga estudyante na tulad ko na nakakaranas na, yun nga, mas maraming mga nakakaranas ng pimples or severe acne sa mga estudyante katulad ko. At ang hirap kasi na matulog ng mas maaga, lalo't maraming gawain. Pero disiplina sa sarili, kapag mas gusto mo matulog ng mas maaga mong gawin yung mga assignments mo, mga activities mo na hindi mo natapos sa school. So yun, gain ulit ng strength, tapos ng pahinga, kasi dapat yung mga cells natin yan, kumikilos din yan sila kapag kumikilos tayo, kapag napupuya tayo, namamatay yung mga cells natin kapag hindi na sa tamang oras na tayo. Hindi na sa tamang oras. Okay. Number 5, always change your pillowcase after 3 days of using it. So, ito yung may nagturo sa akin na kapag natutulog daw tayo, di ba, may pillowcase. Ayun yun, pillowcase. May unan tayo. Then, yung pillowcase niyan, yung punda na tinatawag. So, after 3 days daw, dapat palitan natin yan. So, ang ginagawa ko, hindi yung pillowcase yung pinapalitan ko. Naglalagay ako ng towel, na maliit na towel, na kasya lang yung mukha. I mean, kasing lapad din ng kasing lapad at haba rin ng unan ko, dinalagay ko siya doon kasi imbes na yung pillowcase yung papalitan ko, kasi magastos kasi pag ganun eh. Syempre, alam niyo yun. Yung kumbaga, pag na palit tayo ng palit ng pillow, no? So, ang ginagawa ko para mas madaling labhan, so, yung ginagawa ko, naglalagay ako sa pillow ko ng towel, at kapag matutulog na ako. So, yung towel na yun, imbes yung pillowcase ko, yung lalabhan ko, yung towel yung lalaban after 3 days of using it. So, ayun nga, bakit kailangan maglagay ng towel sa pillow natin, or bakit kailangan natin mag-change ng pillow after 3 days, no? Kasi alam niyo yung mga alikabok, hindi yan umaalis. Kumbaga nadadagdagan pa yan. So hindi araw-araw tayo nagpapalit ng pillow. So hindi naman lahat tayo mayaman at may katulong na magpapalit at maglilinis sa kwarto natin, sa higaan natin. So para sa atin na maingatan natin or maiwasan natin yung severe acne or pagkakaroon ng pimples, no, ganyan-ganyan. So kailangan natin alagaan or maging malinis tayo sa ating katawan at sa ating mga kagamitan na ginagamit natin, lalo't ang mukha natin, ay lalo't ay yung pillow ay mas malapit sa mukha natin kapag natutulog. Syempre, unan nga natin, di ba, mas malapit siya sa mukha natin. So, kailangan natin magpalit para maiwasan yung pagkakaroon ng infection ng sa mga pimples natin kapag may pimples tayo, para maiwasan natin na pumasok yung dirt sa mukha natin. So, maging malinis tayo. So, nakakatulong yun, guys. So, promise nakakatulong yun. Yun yung tip number 6. Use facial tissue to wipe your face. So, kung mayaman ka, ayun nga, ginagawa ko, hindi naman sa pagiging mayaman yun eh. Kung kaya mong bumili ng facial tissue, yun yung gawin mo as your towel. Yung parang pinagawa ko yun sa Manila ko, since may bibilihan ka pang facial tissue dun, kasi syempre, nasa Manila towel na ginagamit ko, hindi siya magaspang, yun yung cotton siya na tela. So, I mean na towel, so cotton siya, para hindi siya rough sa skin sa mukha mo. Kasi yung skin natin sa mukha, sabi ko nga nung nakarang video ko, ay napaka nipis lamang ng skin natin dyan sa mukha natin. So, bakit kung pinapagamit or binirecommend sa inyo yung facial tissues? Diba, pag facial tissue, isang bunot lang natin sa isang facial tissue, pag pinunas na natin, itatapon na natin. Means, hindi na siya tatambay sa lalagyan niya. At kapag mas bumili tayo ng facial tissue, may lalagyan siya na hindi mapasok yung dirt. Kapag towel kasi nakahang lang yan sa cabinet, sa pintuan ng cabinet mo, sa likod ng sa banyo, sa likod ng pintuan nyo, kung saan nyo pwedeng ihang dyan sa kwarto nyo or sa banyo nyo. At minsan, yung mga dirt nga, sabi ko, hindi lang yan siya nag-go away. Nag-stay yan at nadadagdagan pa. So, yung facial tissue, pwede nating pagkatapos natin gamitin, itatapo na. So, para sa akin, malinis yung facial tissue kasi sa towel. Pero, sa mga recommend ko yun sa may mga severe acne at ginagamot pa lang yung mga acne nila. Kasi ako ngayon medyo
lumaylo na yung mga pimples ko at hindi na ako masyadong tinutubuan talaga. Maliban na lang kung malapit na akong datnan, dun lang ako tinutubuan. So, ang ginagamit ko ngayon, at wala talaga akong mabiling facial tissue dito, meron dito yung table napkin. So, hindi naman pwede yun. Mahal, tsaka mahal dito, wala akong pera pambili dito. Mahal sa province, alam niyo yun. So, ang ginagamit ko, towel ko lang. At pag once na gumamit ako towel, after 3 days, ginugoodbye ko na yan, tinatapon ko na sa labahan. Tip number 7, separate your facial cleanser from your body soap. So, ito yung mga, para to sa mga gumagamit ng facial cleanser na soap. Kasi ako, soap yung ginagamit ko, yung Dr. Kaufman na sulfur soap, no? So, bakit kailangan i-separate natin yung facial cleanser natin sa sabong ginagamit natin? So, since iba yung skin nga natin sa face natin, masyado siyang sensitive at yung iba din yung skin natin sa katawan natin. So, ako sinaseparate ko talaga yung sabon ko kasi feeling ko kapag once na pinaghalo ko sila, madudumihan yung sa facial ko, pang facial cleanser ko. So, feeling ko, ganun, wala lang, pero feeling ko lang talaga, pero nakakatulong siya, parang ayun nga yung tinatawag natin na dapat palaging malinis yung ginagamit din natin sa mukha natin. Kasi, syempre, pag mas naman hindi gaanong hindi malinis yung sa ginagamit natin sa mukha, napupunta siya sa mukha natin, natatransfer natin yung mga dirt. So, hindi ko naman sinasabi, napakarumi talaga ng katawan ko, pero feeling ko lang talaga, kailangan siyang i-separate, no? Iba yung sa mukha natin, at iba rin yung sa katawan, pang katawan, body soap natin. Tip number 8, last tip na natin to, do not touch your face. Ito yung pinaka-importante sa lahat na wag mong hawakan yung mukha mo, lalo't kapag may nagnanana pa dyan, na yung kumbaga nagkakaroon ng irritation. Kung na wag mong hahawakan yung mukha mo, hayaan mo lang siya dyan, stay lang. Kung gusto mo man nangangati ka, gumamit ka ng facial tissue, no? Yung tissue, yung dry tissue. Kung tissue, lalagay mo lang siya sa mukha mo, tapos konting ano lang, hagod lang. Kumbaga minamassage mo lang siya, matanggal lang yung kate. Kasi alam ko yung feeling na makate, nangangati yung mukha mo. So, ganun lang. So, do not touch your face na kapag once na naghawak ka, grabe yung hawak mo, yung sobrang kate, yung ginaganon-ganon yung mukha mo. So, wag nyo yung gagawin kasi yung kamay natin, ito yung pinakamaruming parte ng katawan natin, yung kamay natin. Kasi san-san tayo naghahawak. So, wag nyo hawakan talaga yung mukha nyo. Gumamit kayo or mag-alcohol muna kayo tapos gumamit kayo ng tissue tapos dampi-dampi nyo lang dyan sa mukha nyo yung tissue kapag was nangangati kayo. So, yun lang guys. So, sana nakatulong ako dun sa tips or ways na ginawa ko sa, talagang ginawa ko yung in real life, no? Na nakatulong talaga siya sa akin sa may, at nakita nyo naman yung acne ko na pinakita ko dun sa last week, 4 weeks ago ata yun. So, papakita ko na lang dito. So, yun lang guys, sana nakakuha kayo ng tips at nakatulong ako sa inyo na nakakaranas or nararanasan nito yung ganitong situation na nung pagkakaroon ng severe acne. So, may kagamutan dyan, huwag kayong mag-alala. Yung mawawala sa inyo kung susubukan nyo, magkaroon lang kayo ng disiplina sa sarili nyo. So, yun lang guys, maraming salamat sa panunood. So, don't forget to subscribe and press the bell button for you to be notified for my upcoming videos. Bye! Thanks for watching!